ko po si Aristena. At ako naman si Benji Senyar. At nakatutok po kayo dito lamang sa Arben Wisdom. Ngayong araw, ang hashtag po natin ay hashtag katapatan. Yun, ganda. Unahan ko na po kayo. Sige. Matapat po ba kayo, Tay? Mm-hmm. Medyo. Medyo. Ang hirap naman sabihin kung 100% ay tapat ako. Kasi minsan ay talagang nagkakamali. Yan. Hina mm-hmm. at kahinaan. Baka yan. Ang kahinaan ay hindi katapatan. Ayun. Mahirap yun. Eh, tanawin po natin yung mga Arben Wisdom natin. Eh, kumusta po kayo dyan, mga Arben Wisdom? Kayo ba ay matapat? Mm-hmm. At talagang may katapatan sa buhay? Iyon. Yan, mahalaga po kasi ang katapatan. Yan. Dahil isa yan sa mga sangkap para magkaroon tayo ng maayos na relasyon sa ating kaibigan, sa ating kapwa, sa ating pamilya, sa asawa man yan, at higit sa lahat, relasyon sa ating Diyos. Iyon. So kapag wala tayong katapatan, napakahirap. Pag hindi ka tapat, katapat ka. Ay, yari ka kung katapat ka. Yun yun. Ang tanong tayo, uso pa po ba ngayon ang salitang katapatan? Eh, dapat pa usuhin natin kung hindi na uso. Mm-hmm. Kasi nakikita natin talaga maraming tao na ang hindi nagiging tapat. Pero, umpisahan natin. Oh. Pausuhin natin ang katapatan. Kayo po ba, willing pausuhin ang katapatan? Yun. Yan ang maganda. Tama. Diba? Eh, kasi ang marami ngayon talagang... pagdating sa katapatan, nasisira. Yeah. Yan. Nasisira na ang sarili nila at nasisira ang buhay dahil ngayon nawawala yung salitang katapatan. Madalas po kasi tayo, nasusubok ang katapatan pag walang... Walang ano? Walang nakakakita. Ay, tama. Tama ba yan? Tama, tama. Halimbawa, hindi ko kayo kita. Doon ko masusubok ang katapatan nyo. Halimbawa, sa ano natin, halimbawa bilang si leader, doon ko masusubok katapatan nyo kung talagang kayo ay... tapat yung mga tinuturo nyo sa akin. Yun, tama. Bilang bilang asawa na lang, maganda. Paano po ba malalaman katapatan ng isang asawa? Eh, kahit malayo si Mrs., hindi ka naglalaro. Yun. Ano pong lalaro? Games? Mobile? Apoy. Ah, apoy. Mahirap yun. Yun naman ang nilalaro ng mga hindi tapat eh. Ako po. Sa kanyang asawa. Kaya pala pag naglaro ng apoy, yung kabiyak, ay yung pamilya, parang sinilaban, wasak talaga, abo. Sunog. Talaga nasisira, nagkakawatak-watak. Kaya napakahirap po ano, sabi nga Tate Benji, yung salitang katapatan, kung hindi na uso, pausuhin natin. Muli natin pausbungin. Huwag tayong papayag na yung susunod sa ating generation, mawala na yung salitang katapatan. Yan. Alam niyo po, minsan yung katapatan kasi, ito yung pagpapakita ng kontentuhan natin eh. Tama. Kung kontento ka, magiging matapat ka. Yun. Kung kontento ka sa asawa mo, eh kung hindi ka kontento, ay mawala talaga katapatan mo. Yun. Yan. Napakaganda na usapin, katapatan. At sabi nga ni Anak Aris, bigyan na tayo ng insight, liwanag, para tayo ay maging tapat. Saan ka man naroon. Yan. Nakatago ka man o nakalantad. Kailangan tapat ka. Yan. Ano man ang iyong iniisip, ginagawa, at sinasalita, dapat maging tapat ka. Yan. Kasi marami pagka itinasang kamay, lalo sa osgado, pag sinabi, totoo, tell the truth, talagang dapat tapat ka. Yun. Kasi pag hindi, yun ang magiging laban sa iyo. Naku. Yung sasabihin mo. Sa iyo babalik. Babalik sa iyo. Naku. Kaya ngayong oras pong ito, ang nais ng ating Panginoon, dahil sabi niya sa kanyang salita, walang natatago, walang nalilihim, lahat ay lantad sa harap ng Diyos. Yeah. Kaya, anumang hindi katapatan, alam ng Panginoon. Yeah. Alam niyo po, maraming tao ngayon, nasisira at talagang sinisira na ang sarili pagdating sa salitang katapatan. Minsan, sabihin kasi nila, gipit na gipit, kaya yung salitang katapatan, niyuyurakan na nila. Yo. Kapag walang nakakita, nangungupit, nagnanakaw, kumukuha ng bagay na hindi kanila. Yo. At minsan nga po tayo matindi sa trabaho nangyayari yan. Diba? Lalo na yung mga nasa posisyon. Nawawala yung katapatan kapag walang nakakakita, kapag ka walang pumapansin, o walang, sabihin nating walang pumipigil, kapag ka tinotolerate. Yan. Kaya tayo, panindigan po natin yung salitang katapatan. Lalo na yung may mga sinumpa ang tungkulin. Yun. Diba? Kung sumumpa ka sa tungkulin, nailagay ka sa tungkulin, kung ang naglagay man sa iyo taong bayan, or sino man nag-appoint sa'yo dyan, dapat panindigan natin. Hindi porkit yung naglagay sa'yo kakampi mo,
at hindi rin siya matapat, ikaw hindi na rin matapat. Hindi na rin matapat. Nakakalungkot 'yun. Opo, wala naman nakakakita, hindi. Mm-hmm. Bawasan natin. Mm-hmm. Kaya naman natin gawin ng paraan to para mapalabas na ayos pa rin, mm-hmm. 'di ba? Kaya tayo po lahat, sabi nga, nasan man tayo, mm-hmm. may nakakakita man o wala, dapat maging matapat tayo. Huwag na natin hintayin pa na ano, na sabihin natin mapahiya tayo doon sa ginagawa nating hindi katapatan. Yun. Huwag na natin hayaang tayo ay mapahamak. Kasi yun po yung dulo nun eh. Kapag tayo ay talaga hindi matapat sa trabaho natin, mm-hmm. doon sa duty natin, eh doon sa dulo talaga, may doon hindi maganda mangyayari sa ating buhay. Eh huwag na natin hintayin yun, di ba po? Yun ang maganda ugali ng mm-hmm. tao. Tapat. Yan. At makikita natin may benepisyo ito sa buhay ng tao pag ikaw ay tapat. Iyon. At makikita natin, ikaw ay pagpapalain ng Diyos, ng iyong kapwa, kasi tapat ka. Ayan. Pero pagka hindi ka tapat, lahat nung nasa iyo, ay? Mawawala pa. Ayan. Saka wala magtitiwala sa iyo, tay. Oo. Pag hindi ka tapat. Tama. Naalala ko po yung favorite verse natin. Ano? Sabi din, yung pagkatanda ko na lang, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, iyon, ganda na. Mapagkakatiwalaan sa malaki. At ang mapagkatiwalaan sa malaki, pagkakatiwalaan sa yun. Sa maliit. Kasi yun na pagkakatiwalaan, tapat yun. Yun. Pero hindi mapagkakatiwalaan, hindi tapat. Eh, hindi tapat. Yan. Tolero yung karelasyon mo. Tama. Saka alam niyo po, ang mahirap kasi, kapag ang tao hindi tapat, pigilan mo man o hindi, gagawa ng paraan yan. Yan. Para tama. Magawa niya yung gusto mo. Ang ganda. Pero sa isang tao po na matapat, kahit hindi mo bantayan yan, mm-hmm. kahit wala kang ibigay diyang rules, utos na dapat hindi niya labagin, magiging mananatili ang matapat. Tama. At yun po yung kailangan sa atin. Diba? Lalo na sa may pamilya na, napakahalaga po. Kung ayaw nating mawasak ang pamilya natin, kung gusto nating manatiling buo, kailangan manatili din tayong matapat. Kung paano mong tayo nanliligaw, matapat yung intensyon natin. Tama. Matapat yung pag-ibig natin, or tapat. Dapat nung may pamilya na tayo, mas naging tapat na tapat. Yun, galing, no? Diba? Hindi yung pagtalikod, iba na yung katapat mo. Nakakalungkot. Kaya itong katapat ang ating pinag-uusapan. Sabi nga eh, napakahalaga. Tama po. Kasi pagka nga hindi naging matapat, ay kailangan ng CCTV niya. Naku po. Kailangan ng security niya. Kasi nga, pagtalikod, tulad na lang ng bantay, kung ito'y tapat o hindi, magiging bantay sa lakay. Naku po, yun ang mahirap, pagbantay sa lakay. Ano na? Pinagkakatiwalaan mo, tapos bantay sa lakay pala. Delikado ka niyan. Diba? Oo. Eh, papaano na? Gusto mo matulog ng mahimbing? Pagtulog mo, yung pala? Iiwanan ka na pala mag-isa doon sa higaan. Nako po, mahirap. Saan kaya pupunta? Nako, ayun na, mahirap nun. Hindi kakabaka-baka. Kakabaka-baka. At alam niyo po, sabi nga, ang pagpapauso nito maganda sa sarili natin, pangunahan na natin, so, simulan natin sa loob ng bahay. Yun. Yung katapatan. Tama. Ituro natin sa ating mga anak na sila ay maging matapat. Sabihin natin kahit nagugutom, kahit hindi man sagana sa pagkain o sa finances, ituro pa rin natin maging matapat sila. Pag hindi ka nila, huwag nila ang kinin. Yun. Huwag nila pag-interesan. Huwag nila itago. Gandang katuruan yun sa pamilya, no? Opo. Kasi yung iba, sige, wala naman nakakakita. Walang may-ari yun. Sa'yo na yan. Magpaalam ka naman. Ayan. Eh, wala nakakita. 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. O, okay na to. Wala na. Nakakita na 1,000 sa daan. Bigyan tinapakan. Naku po. Nagpatay Malaysia. Nung walang tao, wala ng tao, tsaka kinuha. Ayan. Ay, napahaya ngayon. May CCTV. Nag-viral po yan tayo sa Facebook. Yung, meron ba nun? Yung cellphone. Eh, wala daw mayari. Nakapatong daw sa estante. Kinuha ng tao. Ayun pala, huli-huli sa CCTV. Eh, di siya may makatanggi. Eh, kaya lang, ang galing niya magpalusot. Ayaw niyang pumayag. Diba? Alam niyo po, pagka tayo ay hindi matapat, masisira yung pangalan natin, yung image natin, yan, yung pagkatao natin. Eh, kapag nasira na yung katapatan natin, baka wala na tayong malapitan, at talagang sabihin natin, mauubos yung ating sinasabing kaibigan. Yan. Yan tanong, gusto mo bang maubos ang iyong kaibigan? Wag naman. Wag naman. At saka wala nang kung ikaw yung empleyado, nagtatrabaho ka, baka wala nang kumuha sa'yo. Yun. Eh, so itong taong to, hindi matapat. Pag nakatalikod si boss, taba, eh, nagsiselfone. Nakataas pa ang paa. Nag-internet lang, sasayang lang ng kuryente. Pero pag alam na parating na si boss, saka paspasan pagtatrabaho. Yun. Mahirap yun. Kailangan, may nakakakita man o wala, may CCTV man o wala, kung tayo yung nagtatrabaho, magtrabaho talaga tayo. Yun. Kasi lahat naman ng ginagawa natin dito sa mundo, ginagawa man natin para sa kapwa, para sa employer natin, para sa pamilya. Lahat na ngayon, ako naniniwala, ipagsusulit natin yan eh. Tama. Kanino po? Kay Lord. Yan.
Parang yun yung nabasa natin sa Book of Mangangaral. Yun, tama. Di ba? Ayun. Kaya tayo po, bagamat mahirap minsan, totoo po bang mahirap maging matapat? Napakahirap. Iyan. Lalo kasi, na kapag... sige po, kayo po. Ngayon pa lang, meron nang hindi nagiging tapat eh. Oh. Uy, sino yan? Tigil-tigil mo yan. Tama na yan. Diba? Oh, kaya po tayo, kahit gaano kahirap maging matapat, pag sumikapan po natin, yun lagi yung word natin, pagsikapan, pagsumikapan. Kasi hindi talaga madali. Di ba lalo pag gipit na gipit ka? Tapos minsan sasabihin mo pa, Lord, to na ba yung sign? Akala mo parang bigay ni Lord, pero hindi pala, bigay pala ni Satanas. Bigay pala ng kaaway para tayo tuksoin na masira yung katapatan natin. Limba, katulad nga, may dong pera, may cellphone, o namang bagay na may value, mahalaga, pinag-iinteresan natin. Yo. Diba? So kahit mahirap yan, kahit sabihin natin tayo may pangangailangan o kailangan-kailangan, gipit na gipit, pag mali ay mali. Yo. So manatili tayo sa ating katapatan sa buhay. Okay? So mayroon po ba last word bago tayo magpaalam? Ang lahat ng tapat na tao ay yayaman. Uy, ganda yun. Tanungin mo sila kung gusto nila yumaman. Gusto niyo po bang yumaman? Ang sikreto, maging tapat ka. Ayun. Kasi ang Panginoon ay naghahanap ngayon ng pagbubuhusan o bibigyan ng matinding pagpapala. Yan. Kaya lang, ang requirements, taong tapat. Ayun. Kung tapat ka, hintayin mo lang pagpapalain ka. Ayan. Kahit nga sa tao, bago ka bigyan ng pagpapala ng kapwa mo, hinahanap niya, tapat ba ito? Ayan. Kasi pag hindi, sabi niya, sayang lang ibibigay ko dito. Naku, masasayang. Diba? Baliwalain lang. Kaya napakahalaga ng katapatan. Yun. Taas niyo po kami niyo. Ilan po ba? Dalawa, isa? Isa lang. Oh, isa lang. Kala ko dadalawin eh. Ako'y nanunumpa. Ako'y nanunumpa? Sa watawat ng Pilipinas. Di po ba tayo madali yan? Nambanggin natin yung watawat. Hindi tama na yun. Ako'y nanunumpa. Ako'y nanunumpa sa aking asawa. Sa aking asawa. Na ako. Ay hindi na. Maghahanap. Ng iba. O tika, parang pinalabas nyo tayo. Naghanap tayo dati ng iba. hindi lang. Joke lang yun. Hindi joke lang. Hindi naman siyempre. Parang sasabayan nila yun. Sila kasi yun eh. Sila yun. Oh. Okay, ulitin natin. Ulit. Manunumpa po tayo. Hindi sa watawat ng Pilipinas. Baka makasuhan tayo doon kasi sabihin ginagamit. Ako'y nanunumpa. Na ako ay hindi na magsisinungaling sa aking asawa na sasabihin ko wala akong pera at hindi na ako titingin sa iba sa kanya na lang. Ayun, okay na. Oh, alam ko mahirap yung gawin yung hindi ka titingin sa iba. Pigit ka na lang. Di ba? Napakahirap po yun. Eh, kasi baka maglaway sila eh. Ah, yun. Pag hindi na lang, lulukin nyo na. Pag nakakita kayong maganda, di ba, lalaki kayo nakita, gandang babae, pero mas maganda dyan si Mrs. Yan, dapat ganun ang pananaw. Ang guwapo. Ay, mas pogi dyan yung pinakasalang ko. Yun, dapat diba? Ganun. Kaya pag ganun, hindi para tayo... Para hindi kayo matukso. Yan! Diba? At least yung paninindigan natin doon sa katapatan, andun pa rin, hindi masisira, at hindi rin mawawala. Sabihin mo ba, nung nagkaroon kayo ng vows of marriage, sa sakit at karamdaman, sa hirap at ginhawa, sa tag-ulan at taglamig, pareho lang, tag-ulan at tag-init, at hanggang kamatayan, diba? Magmamahalan. Wow, parang totoo ah. Kaya sa lahat po, naghahanap ng mapapangasawa, hanapin niyo po yung taong matapat. Yo, matapat. Yan. Yung may katapatan po ha. Pero hindi po instant yan. Kaya niyo munang, mga, hayaan niyo munang maghirap manligaw yan. Yan. Para hindi yung, makita niyo yung tunay na kulay. Yan. Makita niyo kung matapat ba talaga intensyon niya ng pag-ibig. Oo, kung talagang dibdiban. Yan. Talagang pusuan. Yan. At saka dun sa... Hangarin. Yan. At saka dun sa mga ano po, mga magiging katransaksyon niyo sa business. Yan. Aba eh, iyon po muna pag-aralan, pag-isipan at ting-ting ng mabuti kung iyan ba ay matapat. Ayan. Kung hindi ay matapat, aba, ay tika. Bago kayo mag-invest, pag-aralan nyo muna. Tama. At saka yung mga i-appoint natin, kung tayo may posisyon, kung tayo may power na mag-appoint ng tao, kilalanin nyo muna. Yan, sa isang kinalalagyan o sa isang kalalagyan, ay atin munang kilatisin dumang taong ito ay matapat. Tapat ba yan? O baka naman yan, darobo. Yan. Alam ba darobo? Parang sa amin kasi pag sinabing darobo, parang ano eh, masama yata yung salita. Parang magnanakaw. Oo. Parang pag darobo, minsan sa amin parang balasubas. Parang gano'n. Parang gano'n. Yan. Negative. Kaya yun lang po ano, nawa tayo ay talagang magsikap na maging matapat. Kaya katapatan mo, panindigan mo. Yun. Bye-bye. Ganda.